So hello, magandang araw po sa inyong lahat, guys. So, andito uli ang inyong lingkod o si Sera, no? At pag-uusapan po natin ngayon ang mga nangyayari sa bawat paligid natin. Itong mga nangyayari kaguluhan, lalo-lalo na itong pandemya na ito na halos lahat, halos buong mundo ay namumroblema. So, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang bawat sulok ng mundo natin ngayon ay may mga problema. Tulad ng mga kalamidad, lindol, pagbaha, pagputok ng bulkan, at ito pa, nadagdag pa itong tinatawag na pandemya, pandemic na to, no? Guys, para sa akin kasi, ito'y isang hamon lang naman sa atin to, hamon sa ating mga kakayanan. Maaari ito'y isang pagsubok na hindi binigay sa atin ang pagsubok ng Diyos, na hindi naman niya ito ibibigay, na alam niya na mahirapan tayo solusyonan. Lamang tayo lang talaga, masyado lang tayo nagpapakabigay ng halaga sa mga material na bagay. Nasa halip na ang pagkalabit niya, itong pamamaraan niya bilang pagkakalabit sa atin para manumbalik sa kanya. Pero yung ibang tao o yung mga marami sa atin na halos material pa rin ang nasa isip nila. Mas mahalaga pa rin sa kanila ang mga material na bagay, no? Lahat tayo. Yun. So siguro itong nangyayari na ito ay isang pamamaraan na rin ito ng Diyos para pangangalabit sa atin, or yung tawag dito na ginigising tayo na dapat wag tayo masyadong magpa-impluwensya sa material na bagay. Kasi halos lahat na nabubuhay ngayon, ganun na lang yung pagpapalaga material na bagay. Halos kahit na maliit man o malaki na tao, puro material ang nasa isip. Bihira na lang, konti na lang po ngayon ang mga hindi materialistic, di ba, guys? Pati natin isipin na ganito na lang ang tawag dito, ganitong ating gawin, guys. Bakit hindi magpahalaga tayo o punuin natin ang ating spiritual na bagay, instead na magpaka-busy tayo sa pagpapayaman? Dahil hindi naman natin madadala lahat yan, guys. Lahat tayo mapupunta rin naman sa hukay o mapupunta rin yan sa wala. Dahil isinilang naman tayong hubad. So, hubad din tayo, mawawala rito sa mundong ibabaw. Dapat isipin na lang ng bawat isa sa atin na huwag tayo magpapahalaga sa mga material na bagay. Lalo-lalo na, oo, nandudun na ako. No? Nandudun na ako. Nag-aalala tayo sa ating mga mahal sa buhay. Napag-iiwanan natin ng wala tayong mapag-iiwanan kung sakasakali nga naman tayo mawala rito sa mundong ibabaw. Pero hindi ganun ang point. Sa halip na dapat ang ibigay nating mana sa ating mga maiiwan o sa mga mahal natin sa buhay ay yung punuin natin ng spiritual na bagay, yung pagmamahal sa Diyos. Kasi napaka-importante po talaga. Marami na kasi kayo nang nakakalimot sa Diyos, eh. No? Ako din, eh, nangyari na rin sa akin yan. Experience ko na rin sa inyo ako before, nasa Australia ako before, no? At nasa focus ko yun, yung talagang gusto ko yumaman lahat, at pinakalog naman sa akin ng Diyos, yung pinatikim niya sa akin yung rangya, yung ginhawa sa buhay. Ang dali-dali ko kumiti ng pera, at nahalera ako doon sa mga kilalang tao, na tipong ando doon na ako sa rurok ng tagumpay. Pero mas noong that time nagkaroon ako ng trial, problema, which is sinubukan ako ng Diyos, na parang pinagpipili niya ako, anong gusto mo ba, ganitong buhay o yung sa ganitong klaseng buhay na tahimik lang. Yung mga ganong, guys. Alam niyo, guys, nandoon ako sa Australia, ma-share ko lang sa inyo. Nanalangin ako noon kasi ako ang bilis ko kumita ng pera that time na sa Australia ako. Alam niyo, sa isang iglap lang talaga ang bilis, in just one week, mabilis akong kumita ng pera. Madali lang talaga kumita pag nasa abroad ka. Pero ang sukli pala nun is mawawala ka ng tinatawag na katahimikan. No? Ando doon ay naramdaman ko na yung sistema na tawag dito, na sa akin ay lahat, tawag dito, parang wala pa rin akong kaligayahan. Parang hindi ako masaya sa nangyayari sa akin. Although may pera ako noon, sagana ako noon sa pera, at hindi ako nawawala ng pera noon that time. Pero dumating sa point na parang tinatanong ko sarili ko, masaya ba ako sa nangyayari sa akin? Diba? Ganun yun. Parang tinatanong-tanong ko yung sarili ko na, ito ba, kung kaloob niya talaga ito, why not, na tanggapin ko, diba? Kasi nagkaroon ako ng trial that time, eh. So sinubok niya ako. Parang pinagpipili niya ako kung saan ako dapat lugar. Pero, ang alam niyo, guys, ang sinagot, siguro yung pray ko na yun, parang sinagot na lang din niya na,
sabi ko kasi, kayo na bahala. Kayo na bahala kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. So, pinaubaya ko na sa inyo ang lahat. Ganun lang ang pray ko, guys. At awa ng Diyos, parang sinagot niya lahat ng mga tanong ko. Sinagot niya sa pamamagitan na rin ng may mga way na paraan na ginamit siya para at least yung mga tanong ko masagot. So, sa paraan na yun, parang nagkaroon ako ng peace of mind. So, hindi pala maligaya ang isang tao. Kahit na punong-puno ka ng material na bagay, kahit na marami kang tawag dito, mga kaibigan na kapaligid sa'yo na hindi mo alam kung totoong nagmamahal sa'yo. Yung mga ganun, guys. Yung mga question na ganun. Sa totoo lang, guys, mas nagkaroon ako ng peace of mind nung inalis niya lahat sa akin yung mga material na bagay. Mas nagkaroon ako ng peace of mind every time na parang hindi naman niya ako pinababayaan. Kasi every time na nagpa-pray ako, lagi ako nagpapasalamat sa maliit o malaking bagay na binibigay niya sa akin. And then, lagi na lang ako, hindi ko siya pinangungunahan. Every time magpa-pray ako, sinasabi ko, kayo nang bahala. Kayo nang manguna sa aking dadaanan, sa aking iisipin. Sa lahat, siya ang pinanguna ko. Talagang sabi ko, hindi ako mangunguna, hindi ako magdidesisyon. Kayo dapat ang magdesisyon. Kayo ang nakakaalam kung saan ako dapat na magandang kalagayan. Awa ng Diyos, guys, binigay niya sa akin ang sitwasyon na ganito. Hindi man ako mayaman, pero nagkaroon ako ng peace of mind. Nagkaroon ako ng tinatawag na hindi lang peace of mind, guys, eh. Isang kaligayahan na hindi mababayaran o hindi mabibili. Wala man akong material na bagay. Wala man ako yung mga dati kong meron ako. Yung mga mamahaling gadget, mamahaling gamit, wala man ako ngayon. Pero napakasaya naman ang aking nararamdaman ngayon. Dahil alam ko sa sarili ko na sinunod ko siya, guys. Alam ko kasi ako isang makasalanan before. Madami akong mga kasalanan na ginawa na talagang inumpog niya ako. Talagang ginising niya ako sa panahon talaga ng aking kagipitan noon. Doon ako, siya ang unang-una kong nilapitan. Siya ang unang kong tinakbuhan. Yung guys, alam niyo, yung experience ko na ito, guys, sinishare ko lang sa inyo kasi walang naiwan ito sa nangyayari sa atin ngayon. Ito naman, panibagong trial naman. Pero ako, hindi ako nababahala sa trial na binibigay niya ngayon to. Nangyayari itong pandemya na to, itong mga kalamidad na to, lindol, baha, nagbabantang lindol. Hindi ako nababahala, hindi ako natatakot. Lalo-lalo na ngayon sa sakit na dumarating, hindi ako nababahala. Kasi alam ko, siya ang nagmamanipula ng buhay ko. Siya yung tawag dito, siya yung nagbibigay lagi ng liwanag sa akin. Every time mag-aano ko, may gagawin ako, siya lagi, siya ang nangunguna. Hindi ko siya pinamangunahan na yung nagre-reklamo ko na bakit ganito, bakit ganon. Awa ng Diyos, guys, hindi ako nagugutom. Tipong, alam, every time, every day, meron siyang nakalaan sa akin na kasagutan sa lahat ng mga gusto kong mangyari, 'di ba? Kung hindi man ibinibigay yung mga ano, may dahilan 'yon. Ano ba, meron tayong gusto na pinipray tas hindi niya binigay. Maaaring may dahilan 'yon. Yung iisipin natin, huwag tayong magtatampo na ay kasi hindi nang binigay, may Diyos ba 'yung mga ganun? Huwag tayong magtatanong ng ganun kasi maaaring hindi niya binigay 'yung mga hinihiling mo. Maaaring may dahilan 'yon. Baka makasama sa iyo 'yung mga ganun. May mga dahilan, may purpose siya kaya huwag natin siyang pangungunahan na ganito ganyan, magre-reklamo tayo. Nako, ganito ganyan kasi marami sa atin yung ganyan. Mag-pray, pinipray ko ganito, magkaroon sana ako ng bahay, magpinipray ko ganito, sana maka-abroad ako. Maaring kaya hindi yun natutuloy, may dahilan. Yun ang isipin natin. Ako nga, marami akong pray. Once na yung nag-pray ako na yun, binigay niya sa akin. Pero dahil nga sa pagkakamali ko na yon, na ina-admit ko naman, pagkakamali ko talaga. So nilinis niya ako. So nilinis niya talaga yung isip ko, ang puso ko. So eto, okay na, maligaya na ako. So wala man akong material na bagay. Yun ang mga bagay na napakasimpleng pagdadasal, di ba? Simpleng pakipag-usap sa Diyos na tipong makakatulong na malaki sa atin. Yung mga ganong way lang. So etong sinishare ko sa inyo, guys, kasi para po magkaroon po kayo ng tinatawag ng lakas ng loob o huwag po yung mapanghihinaan sa nangyayari ngayong pandemya, sa nangyayari ngayong mga kung ano mang kalamidad na yan o kung ano pa man, di ba? Pangapangit na pangyayari na yan. Huwag tayo yung mapanghihinaan. Dapat lagi tayong malakas ang loob. Kailangan matapang tayo sa harapin niya kasi hindi ibibigay niya nang walang solusyon. At dapat lang natin gagawin ay lagi lang tayong makikipag-usap sa Kanya ng
taimtim sa puso at magpasalamat maliit man o malaki yung mga binibigay niyang biyaya, pasalamatan natin at huwag natin siyang papangunahan dahil alam niya yung ginagawa at talagang, di ba, meron siyang purpose o layunin sa lahat ng nangyayari na yan sa atin. Okay guys, so ayan, sana nakapagbigay ng konting inspirasyon sa inyong aking pag-share na ito at pag-share nyo na rin po sa mga relatives nyo, sa mga friends nyo na nasa abroad na naguguluhan ngayon, no? Ang sandata lang natin ngayon guys, pray, wala kasi tayong matatakbuhan na eh, pray lang talaga, pinaka-powerful guys, magdasal lang po tayong taimtim. Ilapit natin sa kanya ang mga ating mga kahinaan, guys, yung ganun. And then, maliit o malaki, pasalamatan natin. At always think, lagi tayong magpapasalamat. Kasi, pagising lang natin sa umaga, yung gumising lang tayo, pasalamat na po yun, blessing na po yun. Much more, bonus na lang po yung mga nangyayari pang swerte na dumarating sa buhay nyo. Yung mga kung ano mang blessing. So, bonus na lang yun. Napakalaking swerte, napakalaking blessing na po yung pagising natin sa umaga. Yun ang pasasalamat natin, di ba guys? So, yung iba hindi alam nila yan. So, kailangan yun po ang pinaka ating ano, tinatawag ko baga sa, yun ang ating power. Diba? I'm a pray. Okay guys? Paki-share nyo na lang po to guys. Paki-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel. At paki-post na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking gagawin. Okay guys? Maraming salamat po guys. At hanggang dito na lang sa susunod nating pagbablog. God bless you all. Thank you.